Bukas na ang pinakahuling araw ng pag-aani. Oo nga, at salamat kay Boaz dahil pinayagan niya kayong mamulot sa bukid niya sa buong panahon ng anihan. Ruth, kailangang ihanap kita na magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Asawa? Asawa? Isang asawa? Magpapag-iik si Boaz ng sibada mamayang gabi. Kaya maligo ka. Magpabango ka at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos pumunta ka sa giikan. Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip sa kanyang paa. Mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Joy, tingnan mo! Mukhang nahanap na yata ni Ruth si Boaz. Tama, at mukhang nahanap ko na rin ang the best na lugar para makaidlip ng konti. Gisingin niyo na lang ako kapag may maganda nang nangyari. Ay. Sino ka? Si Ruth po ang inyong lingkod. Isa kayong kamag-anak na malapit kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Anong ginagawa niya? Sinusunod lang ni Ruth ang isang matandang tradisyon sa Israel. Kapag ang lalaki ay may gustong pakasalang babae, tinatakpan niya to ng balabal niya para makuha siya bilang asawa. Ibig sabihin, nagpo-propose siya kay Boaz? Oo, mukhang gano'n na nga. Pagpalain ka ni Yahweh. Higit na kagandahang loob ito kaysa sa ginawa mo sa iyong binan. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata pa o maaaring mayaman o mahirap. Totoo nga ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Huh? Ibig sabihin, hindi niya siya pakakasalan? Pero sinabi niyang siyang mag-aalaga kay Ruth. Kung hindi, pinangangako ko kay Yahweh ang buhay na Diyos na gagampan ng kontong kuling ito. Mabuti pa matulog ka na muna ngayon.